Magandang hapon po sa inyong lahat, mga mamish, at samahan niyo naman ako sa panibagong araw. Naisipan ko na nga na linisin tong electric pan namin dahil nilalaro nga palagi ni Bunso. Tanggal ko na nga muna itong mga plato namin at hinugasan ko na nga dahil dito nga ako maglilinis. Since ko konti lang naman itong mga platuhan namin ay hinugasan ko na nga muna at niligpit ko na nga din itong pinagkainan ni Tyler. At inayos ko na nga itong mga nakalagay dito sa lamesa at tinanggal ko na nga yung mga hindi na dapat. At pinunasan ko na nga ito baka lang gamin. At inayos ko na nga itong mga gamot at tinanggal ko na nga yung hindi na dapat. Gabi nga ay naghahanap nga si Baldo ng gamot ay hindi nga niya makita. Kaya naman inayos ko na nga at pinagsama-sama na. Nagtimpla ko nga pala si Tyler ng gatas dahil nagugutom daw. Pagkatapos ko nga pala nakapaghugas ng plato ay hinugasan ko na nga ng dali-dali itong electric pan namin. After nga noon ay pinulot ko na nga itong mga laruan ni Tyler. At sa mga oras na nga niyan, mga mamish, ay kasama nga ni Baldo yung dalawang Junakis ko. Kaya naman naglinis na nga lang ako dito sa kusina namin. Tinanggal ko na nga pala itong mga nakasampay namin dahil hindi ko pa nga naitanggal kahapon. At ilalagay ko na nga muna itong mga damit sa basket. At pagkatapos ko nga nakapaglinis ay doon ko na nga lang babalikan yung mga tupiin ko. Binaba ko na nga muna itong lagayan namin ng platuhan dahil lilinisin ko nga yung pinakaibaba. Kinuha ko na nga yung walis dahil puro bato nga lang yung kalat dito. At pinunasan ko na nga itong lagayan namin ng platuhan pero nag-decide na nga lang ako na linisin na ito. Tinanggal ko na nga muna yung mga platuhan namin at nilagay ko na nga muna sa itaas ng lababo. At tinanggal ko na nga muna yung nasa loob nga ng Durabox at tinanggal ko na nga din yung mga dahil hindi ko na nga lilinisin yun. Bali, heto na nga lang pinakabody ng Durabox yung lilinisin ko kaya naman binigyan ko na nga ng konting sunrock. Pinuhusan ko na nga na may powder to para maibrush na nga. Hindi naman nga gaano marumi itong Durabox namin pero nakita ko nga na medyo marumi nga sa pinakataas kaya naman dali-dali ko na nga ito nilinis para matanggal na. Almost 6 years na nga pala to mga mamish at ngayon ko na nga lang din to nalinisan. Dahil matagal na nga ito mga mamish ay medyo nagiba nga yung kulay ng bandang itaas. Tinry ko nga lagyan ng Zonrox baka matanggal po. Pero nang binrush ko na nga at binuhusan ko na nga ng sabon ay hindi pa matanggal. At dahil hindi pa nga matanggal yung dumi ay binigyan ko pa nga ng konting Zonrox at binuhusan ko pa nga ng powder too. At pagkatapos nga ay binrush ko na nga ng binrush pero hindi pa matanggal. Kaya naman binrush ko na nga lang yung pinakagilid nga ng Durabox dahil medyo marumi. Ibababad ko pa nga sana sa may Zonrox nung lagayan namin ng platuhan pero hindi ko na nga lang ginawa. Dahil baka mag-iba nga yung kulay ng Durabox namin at hindi na nga matanggal yun. Kaya naman nag-decide na nga lang ako na hayaan na nga lang at punasan na nga lang yung Durabox namin. Dahil matagal na nga itong Durabox namin ay nag-iiba nga talaga yung kulay pagka tumatagal na. Magandahan nga dito mga mami siya, hindi nga malutong yung pagka-plastic nito. Unlike nga sa mga plastic ngayon. Pagkatapos ko nga nalinisan itong Durabox ay nilagay ko na nga din sa loob namin at pinunasan ko na nga ng tuyong panyo. Idali ko na nga nilagay dito sa lagayan namin at nilagay ko na nga yung mga platuhan namin dito dahil naglilinis pa nga ako. Yung ilalim pala ng Durabox ng platuhan namin na hindi ko na nga nilinis yun dahil malinis naman. Katapos ko nga na ilagay yung mga platuhan namin ay pinunasan ko na nga yung lababo. At tinanggal ko na nga muna yung mga pagkain namin para mapunasan nga lahat. At pagkatapos nga ay binalik ko na nga tong mga to. Ito nga mga pagkain namin na ilalagay ko nga sana sa ilalim ng lamesa namin pero hindi ko nga mailagay dahil nilalaro nga ng dalawang Junakis ko. Balikan ko na nga pala tong electric pan namin na tuyong tuyo na kaya naman binalik ko na nga dito at pinaandar no. At pinunasan ko na nga pala tong lagayan nga ni Tyler kaya naman dali-dali ko na nga din tinanggal yung mga gamit dito. Nung nakaraan pa nga lang ay naglinis na nga ako dito sa bahay namin at eto nga ay naglilinis na naman. Pagka kumilos nga ako ay dara-diretso na. Katapos ko nga pala nakapagpunas ay nagwalis na nga din ako dito sa part na to at pinunasan ko na nga ng basang-basahan. At binalik ko na nga yung mga gamit sa ilalim ng table at binalis ko na nga dito sa part na to dahil pupunasan ko nga ng basang-basahan. Dahil nalinisan ko na nga yung part ng kusina namin ay dali-dali ko na nga tinanggal tong lamesa namin at tinanggal ko na nga yung mga laruan ni Tyler sa ilalim ng upuan. At pagkatapos nga ay winalisan ko na nga din yung ilalim ng upuan namin at nakita ko nga na may plastic doon. Tinanggal ko na nga muna tong crib de bunso at winalisan ko na nga sa part na yun. Dahil panigurado nga ay marami na naman nga ang buhangin na naman hindi nga pwedeng hindi walisin. After ko nga nakapagwalis ay pinunasan ko na nga ng dali-dali itong floor para sulit naman nga yung paglilinis ko at maganda ng tignan. At kahit naglilinis nga ako ng paulit-ulit nga dito sa bahay namin ay laging magulo. Kahit lagi nga ako nag-aayos ay panigurado nga wala pang
isang oras ay magulo na naman. Ayon sa mga oras na nga ito, mga mamish, ay nahanap na nga ni Tyler yung mga laruan niya pero tinabi ko na nga muna sa may labas namin. Dahil panigurado nga mga mamish ay bubuhos na naman nga ni Tyler yung mga laruan niya at magiging sabog na naman. Anyway mga mamish, maraming salamat po pala sa laging panonood nga ng simpleng videos ko. Lalo na nga sa mga taong nakasubaybay nga palagi sa akin. Maraming salamat po pala sa mga nagsishare nga ng video kahit walang kapalit. Malayo-layo pa nga tayo sa katotohanan pero go lang at enjoy lang tayo. Salamat. Bye!